Olive, you're a director, you're a writer, you're a fan, you're a producer, you're a managing director, you're a daughter, you're a friend. Who are you first? I am God's child. Mm. Ay, naiyak ako. Mm. Yun. Why do you say that? Ay, naiyak na naman ako. Kasi yun talaga, boy. Yun lang talaga. It begins and ends there. Yeah. No matter what happens to me, no matter ano, yan, I dedicate everything to Him. Alam mo, ang buhay ko, boy, palagi ako natatapon sa, kasi wala nang gagawa. Noong mga bata kami, sabi na nanay ko, tutoran niyo yung mga ano, yung mga bata, yung mga younger siblings, no? And because walang gagawa, I had to take on that job. So, pag sa school, kunyari, Wally, wala tayong play, ganyan, ikaw na magsulat. Ako magsusulat. Naku, nahirapan kami maghanap na, ikaw na mag-direct. Ikaw na rin mag-direct. So, parang ganun rin. Parang yan ang naging pattern ng buhay ko. Parang I always find myself pushed or forced into situations kasi wala nang gagawa. Yun. Pero, napaka-blessed ko naman kasi in doing so, palagi naman akong nakakaramdam ng success. And I would say that it is always because I ask for His guidance. Mm. So, yun. So, I say I am God's child because with all my imperfections, I still feel His presence in my life. Yun. Ang take ko, nga, parati ka na lamang pinagagawa dun pag wala nang pwedeng gumawa. And in that particular space, nga, tatakbo ka sa Kanya. Oo. Diba? Kasi, tatakbo. Hindi mo alam eh, napakaano ko sa change, pero palagi, tinatanong ko, ba't mo ako nilagay dito? Okay na ako dun. So, and always He would give me answers and always I would feel His guidance. Olive, you're loved, you are respected, you are admired. When people say this, are you flattered? Oo naman. Of course. How do you manage your time between family and work? Sobra kaming close magkakapatid. Mm-hmm. And very close to my mom. I spend Sundays with them with my pamangkins. I make sure that we all enjoy meals together. Kahit isang beses sa dapat isang linggo. Yun. Oo. So, yun. And then, now it has become more difficult kasi as inaaral ko pa. As managing director, parang nag-aaral pa ako. So, because for 25 years, I have always been on the creative side as head of creative of Star Cinema. And now, nandito ako sa business. So, inaaral ko pa ang mga bagay-bagay even if I have been exposed to it. And, so yun. So iba pag nandun kasi. Iba kapag nandun ka, iba talaga. So ngayon nagsa-struggle pa rin ako. Mahirap, I'm encountering difficulties kasi I'm still learning. So tanggap ko naman 'yan. And then so ngayon sa dami ng trabaho, ang na-realize ko wala pa akong kapalit sa Star as head of creative. Yes. Yun. Uh-oh. So yun. Because now your position is managing director of ABS Films. ABS-CBN Films. Yes, yes. Pero wala pang kapalit yung pwesto. Oo. Bilang pinuno at ng creatives ng Star Cinema. I realized right. That. Nasa side ko nga kay Malumulo, daya mo, may Olive ka nun. at ang sagot ni Malu. Ay, hindi. Nandiyan naman siya para tumulong, para sumuporta, as always. So, pero ngayon, kunyari, I wake up minsan sa dami ng pinipirmahan at sa dami ng meetings, I go home at 11 o'clock in the evening. Tapos, I sleep at around 12. I wake up at 5, sometimes 3 o'clock to read scripts. So, kahit weekends ko ngayon, Saturdays are spent on reading loads and loads of piles and piles of scripts. So, pero ang sarap kasi you are in that position now, pero ang dami mong baon. Nakaka-excite lang kasi iba ang lente nang nagbabasa ng script sa madaling araw sa mga pelikula ang gagawin ng ABS. At saka ako, I'm so blessed with the support of the people of ABS-CBN Films, right. Star Cinema, Black. Tsaka parang
feeling namin, and of course, no, the support of my mentors, Charo and Malu, and the support of Sina Cory and broadcast, and syempre si President Carlo Katigbak. So, yun, nakakatuwa lang kasi we have always been family, and ang pakiramdam namin ngayon, lahat kami parang hawak kamay sa Star Cinema, Black Sheep, parang kaming hawak kamay at sabay-sabay kaming natututo.